Hinamo ni Ombudsman Mercedes Gutierrez ang Administrasyong Aquino na maghain ng impeachment complaint laban sa kanya. Git ng Ombudsman, hindi niya pinapaboran ang pamilya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Nagpapatrol, Atom Araulio. Full force ang mga empleyado at staff ni Ombudsman Mercedes Gutierrez sa pinatawag ng press conference kanina. Madalang humarap sa media ang Ombudsman, pero tila napilitan siyang magsalita matapos makatanggap ng kaliwat-kanang pambabatikos mula sa Malacanang at iba pang mga kritiko. Tao din ako, nasasaktan din ako. Pero sana maging fair naman itong aking mga detractors. Huwag lang naman yung mga negative ang nakikita sa akin. Hindi po ako corrupt. Yan po ang maipagmamalaki ko sa inyo. Hinamo ni Gutierrez ang Administrasyong Aquino at mga kaalyado na magsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Binabatiko si Gutierrez dahil sa umano'y pagiging malapit sa pamilya Arroyo. Hindi dapat na yung Ombudsman na isang pinaka-importanting opisyal na magbibigay daan sa ganitong katarungan, siya mismo yung usling pako sa laban kontra korupsyon. Handa naman si Gutierrez na harapin ang anumang impeachment complaint laban sa kanya. Higit sa lahat, wala raw siyang balak mag-resign. There is no ground for me to be impeached. But are you planning or you're not planning to file a courtesy resignation? Ano ba ang tatanong na? Yun na yung sagot ko. Yung sagot ng aking mga kasamahan dito sa opisina. Sinagot din ng Ombudsman ang mga batikos hinggil sa mga resultang inilabas ng fact-finding committee sa fertilizer fund scam. Nagdesisyon na raw siyang mag-inhibit sa kaso. Posible raw na sampahan ng kasong malversation of public funds sina former Agriculture Secretary Sito Lorenzo at Undersecretary Jocelyn Jokjok Bulante. Pero hindi isinama sa kaso si dating Pangulong Arroyo. Giit naman ng ilang kritiko, blunder dapat ang isinampa laban kay Lorenzo at Bulante. There are elements to prove the case of plunder. And our investigators have not found any yet. Nangako rin ang Ombudsman na makikipagtulungan sa Truth Commission na binuo ng Malacanang. Magsisimula na ang preliminary investigation sa fertilizer fund scam, pero walang deadline kung kailan tuluyang magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Kung walang corrupt, walang mahirap. Yan ang slogan ni Pangulong Noynoy Aquino at malaki ang papel ng Ombudsman sa adhikayang ito. Para tumibay ang kredibilidad ng opisina, naghihintay ang publiko ng resulta. Resulta ng mabilis, desidido at tapat na investigasyon. Atom Araulio, Patrol ng